Tinaguri ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas? Ano ba yung simbahan ito at saan ito matatagpuan? Dito lamang yan sa Nacarlan, Laguna. At kung interesado ka sa natatangin ka sa isayan, abay harika! Maglakbay araw tayo! Ang bayan ng Nacarlan ay ikalawang classic bayan sa probinsya ng Laguna. May kabuuang sukat na 11,489.4 na hektaryang lupa. Kabilang ang bayan sa ikatatlong distrito ng Galawigan. May kabuuang 52 barangay ang bayan ng Nacarlan. Ayon sa kasaysayan, dati itong pinamumunuan ni Dato Gatlok Tiglao bago pa dumating ang Kristyanismo sa bayang ito. Taon 1583 naman ang ganap na maging pueblo ang Nacarlan sa ilalim ng pamumuno ng mga Pransiskanong Fraile. Ngunit saan nga ba nagmula ang pangalang Nacarlan? Ayon sa alamat, nagbuhat ito sa isang prominenteng babae na ginagaling ng mga taong bayan. Ito'y walang iba kundi si Ana Calang. Ngunit sino nga ba si Ana Calang? Si Ana Calang ay kilala dahil sa kanyang taglay na gintong salakot at gintong tungkod. Maliban sa siyang mayaman, kilala rin ito sa pagiging matalungis sa mga Nacarlangin. At bilang pagpupuhi at pasasalamat sa magandang ani sa kanilang mga bukid sa nagdaang buong taon, ipinabiriwang ng mga Nacarlangin ang Ana Calang Festival. 80% ng lupain sa Nacarlan ay napalaan sa taniman. Karaniwan ang nabubuhay sa pagkatanim ng nyug at sading ng paman. Pinagdagan nila ito. Iba't ibang produktong gulay ang inihalo nila sa kanilang taniman. At dahil sa malusog na lupa at magandang kondisyon ng klima dito, talaga namang dekalidad ang mga aning gulay at mga prutas. Itinuturing na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, nasa Nacarlan din yun. Taong 1583 nang itinayo ang San Bartolome Apostle Parish Church sa pamumuno ni Padre Tomas de Miranda. At dahil nasunog ito sa hindi inaasahang pangyayari, muli itong itinayo noong taong 1789. Ang nagtulong-tulong ang mga kalalakihan sa pagtitipak at papapasapasa ng adobe papunta sa simbahan. At sa kalaunan, tinawag na barangay tipakan ang lugar kung saan tinitipak at kumukuha ng adobe para sa sangkap sa paggawa ng simbahan. Ayon sa matandang kwento, kinailangan mag-alay ng mga itlog ang taong bayan. Ginagawang sangkap ang puti nito para sa apo. Ginagamit itong pandikit sa mga pinagdikit-dikit na adobe at tisa. Munay namang nakamamanghang natatang Spanish agricultural design ng simbahan na yari sa adobe at Spanish colonial design ng bell tower. Gawa naman sa bricks and dinding na tunay ring kahanga-hanga. Nakamamangha mga natatangin disenyo sa simbahan na nagpapaalala sa nagdaang kasaysayang panahon. Lumipas man ang mga panahon, ang mga makasaysayang lugar katulad ng simbahan ng Nacarlan ang magkikwento sa atin tungkol sa mga nagdaang kasaysayan na magpapaalala sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga ninuno. Naway patuloy nating tuklasin, yakapin at pahalagaan ang ating mga pamanang kultura. Alagaan natin para sa susunod pang henerasyon.